kinuha niya ang isang modelo ng Russia na nagkakahalaga ng milyon-milyong pilak, itinapon ito sa sahig, at agresibong tinapakan ito, gumamit ng chainsaw upang makita ang rehas ng hagdan, gumamit ng expired na chili sauce, at pagkatapos ay tumawa ng masama at ibuhos ito sa mangkok ng pampalasa. Ibuhos ang langis sa hagdan, eye roll tape ang gripo, eye spray ang tubig sa gate, pagkatapos ay eye spray ang tubig sa glaze sa ilalim ng bubong para mas mahaba. Sa wakas ay lumitaw ang mga sandata, handa na ang lahat, laban tayo, kapatid, buksan ang mga kurtina upang makita. Ang kidnapper ay dumating. Dahil sa madulas na kalsada, direktang tumama sa kotse sa poste ng ilaw sa kalye, itinuturing na nasira ang sasakyan. Bumaba siya ng sasakyan. Nagbalat kayo bilang Santa Claus, hinawakan ang kamay ng asawa at naglakbay. Ang resulta, pag-slide pabalik sa panimulang posisyon. Nahihirapang bumangon ang dalawa. Galit na tumakbo si Jeff Pasulong. Patuloy na dumudulas pa atras si Mrs. Kalaunan ay bumalik sa pinanggalingan. Ang asawa ay nag-clear out, sumusunod sa manyebe na kalsada at dumaan sa likod na pinto. Pumunta si Jeff sa harap ng pintuan at natuklasan na may pagkain sa lupa, kaya kinuha niya ang isang cake at kinain ito. Bigla niyang natuklasan na may mali sa lasa. Dali-daling kinuha ang baso ng gatas at ininom ito. Ang resulta ay, ang gatas ay napakamaanghang, tumalon siya sa niyebe. Kumakain ng niyebe gamit ang kanyang malaking bibig. Pumunta si Pam sa pintuan sa likod, biglang may bumagsak na lighter sa kanyang paa. Ang kanyang mga paa ay parang tumutuntong sa apoy, sumusugod sa gripo. Bahagya lang, naspray siya sa buong katawan. Mabilis siyang bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga paa sa gripo upang patayin ang apoy, at sa wakas, sa kabila ng nanginginig na lamig, nilock niya ang gripo. Nang magawa ang lahat, ang kanyang katawan ay nanlamig na para umiyak, bakit mo siya pinagtawanan ni Jeff? Dalawang araw na pala ang nakalipas, dahil walang trabaho si Jeff, nagpa siya ang mag-asawa na ibenta ang bahay. Ang bata at ang kanyang ina ay pumunta upang tingnan ang bahay, biglang kinuha ng ina ang isang manika at sinabing ito ay nagkakahalaga ng $200,000. Naisip ni Jeff na sulit siyang magbiro, pagkatapos ay nag-online siya upang makita. Ang manika ay talagang nagkakahalaga ng $200,000 at tumataas pa rin ang presyo. Ngunit nang buksan niya ang kahon upang makita, ang manika ay hindi na natagpuan, hinanap kung saan-saan at hindi mahanap, tapos nahulaan niya. Baka yung batang grasa ang nagnakaw. Kinabukasan, hinanap ni Jeff ang bahay ng bata. Ngunit ang kanyang pamilya, na magbabakasyon, ay walang oras na pakialam sa kanya, nagalit si Jeff at sinuntok ang snowman. Pagkatapos ay dumungaw siya sa bintana at nakita niya ang coat ng bata, na pinaghihinalaan niyang manika. Sinabi niya ang kwentong ito sa kanyang asawa, na nagpa siya na nakawin ito ngayong gabi. Dito, hindi nagbakasyon ang bata kasama ang kanyang pamilya, naiwan siya sa kotse. Kinagabihan, nadiskubre niya, nasa bakuran ng kanyang bahay ang dalawa, naglalakad ang dalawa nang biglang gumuho ang lupa, at tuluyang nahulog ang dalawa sa tubig. Ito pala ay isang swimming pool. Napakahirap umakyat sa dalampasigan, nagpa siya si Jeff na magpanggap bilang Santa Claus para maibalik ang manika na nagkakahalaga ng $200,000. Inakala ng bata na sila ay mga kidnapper, kaya naghanda siya ng maraming armas para harapin sina Jeff at Pam. Nagbalat kayo siya bilang Santa Claus at pumasok sa mga bahay ng ibang tao. Nang bubuksan na sana niya ang ilaw, ang resulta, sobrang sakit ni Jeff na namula ang mukha. Sa oras na ito, ang batang lalaki na may sandata ay lumitaw sa itaas, si Jeff ay nagmamadaling nagsuot ng isang peking balbas, sumayaw at nakipag-usap tungkol sa pagbibigay ng mga regalo. Hindi siya naniwala sa kanyang mga sinabi, nagpaputok ng isang puto. Oh, parang masakit. Napakalaking marmol, tumetama sa ulo ng walang sakit. Nagpunta siya sa rooftop, naghahanda na muling haharapin si Pam, buksan ang takip ng coke at ilagay ang ilang mga table tas na hindi natin alam kung ano ang mga ito, pagkatapos ay itapon ang mga ito. Nakita ni Pam ang bote ng coke at nataranta. Bahagyang sinipan ng kaliwang paa, ang resulta ay naspray at tumalon. Inihagis ng bata ang isa pang bote, diretsyong tumalbog ang bote ng coke sa haligi, dahilan para mahulog si Pam sa lupa, kakabangon lang, nahulog ulit. Nagsimulang umatake ang bata, mabilis na kinuha ni Pam ang takip. Sa wakas ay tumakbo sa ligtas na lugar. Sa kabilang banda, nagising si Jeff, na may suot na virtual reality na salamin, na akala niya ay itinapon siya sa bangin, tumayo at tumingin muli, oh my god, ngunit nakatayo sa gilid, natatakot ang kanyang buong katawan. So about to jump to a place with a wider surface. 123, jump over. The boy laughed proudly, Jeff nagpumilit bumangon, nakahiga sa harap ng bahay.
Sa puntong ito, itinulak ni Pam ang pinto. Ha? Ano ba naman ang kumakatok sa pinto? Kaya... Dot, ang hirap itulak papasok. Nang makita ang asawang nakahandusay sa lupa ay mabilis itong umupo sa tabi para tanggalin ang salamin. Oh my God, bukol ang bukol sa noon nito. Ang dalawang tao ay minamaltrato ng ganito. Ngunit upang maibalik ang manika na nagkakahalaga ng $200,000, nagpa siya pa rin silang kausapin ang bata. Binuksan niya lang ang pinto ng kwarto. Ang resulta, tumalon at natapakan ang mga piraso ng assembly. Maya-maya lang ay napakasakit na napaluhod siya. Buti na lang matalino siya, gam-ulong-gulong, tapos gumapang, aptulad ng isang sanggol pupi. Sa wakas ay nakilala na ng dalawa ang bata. Agad na sinabi ni Jeff na gusto niyang makipag-ayos. Ang resulta ay pinalo ng isang gilid na puno ng harina. Tuloy sa kabila na puno ng gatas ng baka. Sigaw ni Pam na parusahan siya. Ang lalaking ito ay trahedyang inabuso ng isang bata. Makalipas ang isang segundo, hinawakan ni Jeff ang masakit na lugar at dumulas pababa, nakataas ang kanyang mga paa sa hangin, nakahiga sa lupa. Ang sakit na ito, naiintindihan ko. Natakot si Jeff sa mga paninda. Hindi na tayo pwedeng umatras, we've come this far. Pinukaw niya ang mga ito na lumapit at arestuhin siya, na inaabot ang pindutan. Nakita ito ni Pam, natuwang-tuwa sa pag-aakalang ito ang switch ng silid, itinaas ang kanyang kamay upang hilahin ito pababa. Ang mga resulta ng pagkatuklas ng dalawang gatlang na baril, ang muzzle ng baril na gumagalaw, ay binaril siya sa buong katawan. Ito ay acupuncture. Binuksan ni Pam ang isang pinto. Ang kanyang nasasabik na ekspresyon ay agad na nawala, malumanay na binitawan ng batang lalaki na may hawak na bakal ang kanyang kamay. Pagkatapos ay pinabilis ang treadmill, at pagkatapos ay inilagay ito sa ibabaw ng isang yoga ball. Hindi, pero ang paggamit ng ganoong malambot na bola ay tumama sa akin. Gayunpaman, cool para sa mas mababa sa 2 segundo, siya ay itinulak palayo, na naging sanhi ng pagbagsak ni Jeff, sinundan ni Pam ang momentum at gam-ulong pababa, na tuluyang bumagsak sa sahig. Gumagamit na lang si Pam ng 3 salita para ilarawan ang too pathetic. Nagalit si Jeff, ibinaling ang kanyang leeg, pinanood akong basagin ng iyong puwet, pagkatapos ay agresibong lumapit sa bata. Dinampot niya ang ball gun at itinutok kay Jeff, pinaputukan lang ito, ngunit naharang ang resulta. Siya ay nataranta, mabilis na tumakbo patungo sa rehas at tumakbo. Ibinagsak ang kanyang kamay at nahulog. Pagkatapos ay may tombe-tombe sa ibaba, ligtas na nakayakap sa kanya. Sumunod din sa kanya si Jeff para tumalon pababa. Ang resulta... Sa pagkakataong ito ay nabalian siya ng ngipin, mabilis siyang tumayo para habulin siya. Kinuha niya ang kawit. Pagkatapos ay tumakbo, tinusok ang mga yelo sa ilalim ng bubong upang mahulog. Si Jeff sa likod ay sinubukang umiwas, kung hindi mag-iingat, mawawalan siya ng buhay. Sa kabutihang palad, siya ay sapat na mapalad upang maiwasan ang lahat ng ito, ngunit siya ay natisod ng isang lubid sa lupa, tapos halos mawala na ang kabuuan niya. Tumakbo siya papasok ng bahay, hawak ni Pam ang gatlang gun para harangin siya, tumakbo din si Jeff. Gusto ni Pam na maging cool, hawak ang lubid para maghanda sa pagtalon pababa, ngunit hindi alam na ang kabilang panig ay hindi nakatali, ang resulta. Kung gusto mong maging cool, kailangan mong bayaran ang presyo. Sa wakas, pumasok ang dalawang panig sa yugto ng negosasyon. Narinig ng batang lalaki ang kanilang plano ay, gusto mo bang agawin ako, ang masamang tao, pagkatapos ay magbid ng $200,000, ibenta mo ako sa ilang matandang babae. Napatulala si Jeff, we just want the doll back, what kind of doll, you stole that other doll from my house, yung pangit na doll, I don't steal, ako ay 10 taong gulang at para saan ako gumagamit ng mga manika. Parang hindi pagkakaunawaan ang lahat. Tapos sa usapan, nalaman kong mag-isa lang pala siya sa bahay, kaya niyaya ko siya sa bahay namin para sabay kaming magdiwang ng Pasko. Biglang sumulpot ang apo ni Jeff na may dalang manika at inihagis ito, nang makitang malapit na itong masira. Sa napakahalagang sandali, dumausdos ang bata, mahigpit na hawak ang manika upang itago ang $200,000 para sa bahay ni Jeff. Mula sa pagkamuhi tungo sa pagmamahal sa isa't isa, naging magkaibigan anuman ang edad. Sa wakas, lumitaw ang ina ng bata, niyakap siya ng mahigpit, iniwan kita, sorry baby. Pag-uwi ng mag-ina, saglit na natigilan ang ina, nasira ang bahay ng ganito. Tumingin sa kanya ang kanyang ina, gustong bigyan siya ng perpektong pagkabata,